Hello guys! For this video, gagawa tayo ng ube halia. Isa sa mga paborito nating lutuin, lalo na kapag magpapasko. Ang mga sangkap na gagamitin natin para sa ating ube halia ay ang mga sumusunod. Evaporated milk, condensed milk, gagamit tayo ng Jolly Coconut Cream kakang gata. So instead na yung fresh gata, gagamitin natin itong nasa lata. And then, gagamit din tayo ng margarine, brown sugar, and ito ang ating ube flavoring. Pero ito ay optional. At syempre, para makumpleto ang ating ube halaya, ang ating ube. No? Ang ube na ito ay nailaga na at kinayod para mas mapadali ang ating pagluluto. So, simulan na natin gawin ang ating next recipe. Ang una nating gagawin ay paghahaluin muna natin ang ating mga ingredients. So, ilalagay natin ang ating ube. So, ayan. Tapos, sunod natin ilalagay ang ating iba pang mga sangkap. Okay. Gagamit ako ng evaporated milk. Actually, dalawang brand ng evaporated milk ito. Isang Jersey. At ang isa naman ay yung Alaska. Okay? Sunod natin ilalagay ang ating condensed milk. So kung nakita nyo, ito ay Alaska brand na meron na rin silang meron na din silang ube condensed milk. So may flavor na din yung kanilang condensed milk. So ito naman yung brand na itatry natin ngayon dito sa ating ube halaya. Kasi yung ating ube jam, ang ginamit natin doon ay yung isang brand. Okay, so ayan. Alaska Condensada, Pinoy Flavor Hits, Ubilicious Makapuno. No? So, siguradong magbibigay ito ng mas masarap na flavor sa ating ube halaya. Okay. Sunod naman, ilalagay natin ang ating gata o yung tinatawag na coconut cream. Ang ganda ng kulay. So, ito po siya. So, meron ng nabibiling gata sa lata. So, para sa mga ayaw na magtiga, no, ng nyog, so pwede na ito. And then, syempre, magdadagdag tayo ng konting sugar. Mga, ano to, 3 tablespoon. Ngayon, mamaya, titikman natin kung okay na ba yung lasa. Pag medyo matabang pa, pwede nating dagdagan. And then, ilalagay na rin natin ang ating star margarine, no? Any margarine or any brand ng margarine ay pwedeng gamitin. Okay. Ayan. Mas maraming margarine, mas masarap. So, ganyan lang siya guys. Hahaluin natin. Tapos, pwede na natin siyang isalang sa ating kalan hanggang sa maluto, no, ang ating ube halaya. And then, papatahan natin siya ng ating ube flavoring.
So, hahaluin lang po natin siyang mabuti. Aalagaan natin siya sa halo para hindi masusunog yung ilalim. And then, kung nakikita nyo yung buong margarine, matutunaw yan mamaya kapag uminit na yung ating mixture. Guys, ang ube halaya, isa sa mga matandang lutuin na karaniwang hinahanda o niluluto, lalo na kapag panahon ng Kapaskuhan, mga piyesta, at ito ay may iba-ibang version, no? May iba-ibang recipe na sinusunod. Pero sa kabuuan, ang tawag pa rin ay ube halaya. So, sa akin, ito yung recipe na natutunan ko sa aking nanay at tatay. Kung nakita nyo yung mixture natin, very liquidy siya. Pero mamaya, makita nyo na magbabago yan at magiging buo, no? Kapag naluto na yung ating ube at yung kanya mga sangkap. Sa traditional na recipe ng ube halaya, yung iba nilalagyan pa nila ito ng tinaddad na balat ng kalamansi, o yung iba naman, pinapatakan ng lemon, depende nga yun kung ano yung recipe na ating sinusunod. Pero ako ganito lang. Para sa akin, masarap na yung ganitong lasa, no? Yung puro talaga yung ube. Okay guys, so tignan nyo, medyo malapot na siya, pero hindi pa yan luto, no? May ilalapot pa yan at mas mabubuo pa yung ating ube halaya. Sabi ng tatay ko, malalaman mo daw na luto na ang ube halaya kapag naging isang solid na ube na siya, yung as in buong-buo na, and hindi mo na makikita yung ganyang itsura ng mixture. Magiging makinis siya, at kapag yung sandok daw ay pinatayo mo, ganyan, hindi na siya tutumba. Okay? Ayan. So, lutuin lang natin siya ng mabuti. Okay, tiyaga lang. And then, sa dulo nito, syempre, isang masarap na ube halaya. Okay, ganito po yung sinasabi ko sa inyo na yung sandok ay papatayuin natin. Pag ito ay natumba, ibig sabihin hindi pa siya luto or hindi pa siya ganon kakunat. No? Tingnan nyo. Pag yan natumba, ibig sabihin kailangan pa ng dagdag oras. Okay. So, ayan. Diba? Ulitin natin. Okay, so hindi pa niya kaya. So, ibig sabihin, more minutes pa ng halo. Okay, at sasaambat, mabubuo rin natin ang ating ube halaya. Sa mga probinsya nga po, guys, mga sakawa sila nagluluto. Tapos malalaki yung sandok na gamit nila. Tapos tuloy-tuloy lang sa paghalo, para lang silang naglalaro. Tapos hanggang sa kumunat, hanggang sa maging buo.
So, update guys, eto na siya. Mga siguro last 10 minutes na lang. Tapos na ang ating ube halia. So, kung makikita ninyo, ayan, makinis na siya pag sinasandok. At hindi na rin siya dumidikit sa kaldero or dun sa ating kawali. Ayan, nakukuha na natin, nagsisimula na siyang magbuo talaga. Ayan, no? Kita niyo yung makintab na part. Ayan. So, konting halo pa guys, and then meron na tayong ube halia. Okay, finally! Ito na ang ating ube halia. Titestingin natin ang magic sandok kung tatayo ba siya para makapag-decide tayo kung talagang luto na. Okay, so 1, 2, 3. Pag ito hindi na natumba, pwede na nating patayin ang ating kalan. Ibig sabihin, luto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tada! Ibig sabihin, luto na siya. So, ayan na guys, ang ating ube halia. So, pwede na natin siyang ilagay sa ating mga lanera o anumang molder yung gusto nating gamitin. Ayan. Okay guys, eto na ang ating ube halia. Okay, so choice na po natin kung saan natin siya gustong ilagay. So ako nilagay ko po siya sa bilao, yung pinakamaliit. Ayan. So kung gagamitin natin siya sa mga handaan, mas okay na ilagay natin siya sa bilao or sa tray para madali natin siyang ma-slice at madali ring makuha ng mga kakain. So ito guys, idea, lalo na kung ihanda natin sa New Year, isa sa mga bilog at isa sa mga kakanin na sinasabi nilang pampaswerte daw kapag bagong taon. Ngayon, kung ititinda mo naman siya or ipangre-regalo, pwede naman sa ganitong klase ng tub na ilagay kasi ito ay may takip. So, mas madali siyang ibenta or ibigay, lalagyan lang ng ribbon, and then meron ka ng pang-gift, no? So, ang ube halia ay tumatagal. Depende kung paano natin siya ini-store or tinatago, no? So, pagkakainin natin siya, mas maganda na kumuha lang tayo ng portion na kaya nating maubos. Hindi yung tuloy-tuloy lang siya. So, halimbawa, sa ganito nyo siya inilagay, so, much better na mag-transfer kayo ng isang part nito or nung kalahati sa ibang lagayan at saka yun yung kainin nyo and then itabi nyo ulit yung kalahati para hindi siya basta mapanis. Ngayon, ang advantage kapag dito nakalagay, ayun nga, so, per tub yung kain mo, no? Yung kuha mo or yung labas mo sa ref. So, ilagay lang natin to sa ref at siguradong tatagal ang kanyang buhay. So, ayun lang guys, yung gusto kong i-share sa inyo para sa ating ube halia recipe. Sana nagustuhan nyo at sana natutunan nyo kung paano ang simple at madaling paggawa ng ube halia. So, ito na po. Titikman ko po yung niluto ni Mami na ube. So, for sure na masarap kung masarap to dahil sarap magluto si Mami ng ube na ito. So, ito rin. Masarap siya. Lasang-lasa yung ube. Tapos, hindi siya sobrang tamis, hindi siya masarap siya. So, para siyang creamy, yung texture niya, soft, masarap sa dila. So, request ko na lutuin niyo to mga moms kasi magugustuhan to ng mga anak niyo, kagaya ng mga age ko or anumang age. Basta super sarap. So, dad, pagdating mo dad, lulutuin to ni Mami para sa'yo. I promise you, masasarap ang ka dito. Aww. Good. And kung bago ka sa aming channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may bago kaming mga videos. Thank you for watching! Bye!